Good morning, guys, and this is Wawi Taylor, and we have to harvest our vegetables in our backyard. Alright, and dadaling ko kayo doon mga vegetables natin dyan is pwede na kayo. So, watch for our videos at ang ating pitsay is malaki na rin. Okay, pwede nang kunan. So, kita nyo noon na napakaliit, more than past 3 weeks siguro. Ngayon, ika 3 weeks na. So, pwede na natin kunan or harvestan. Kaya, stay tuned! So, magandang umaga, guys. Magkukuha tayo ng ating gulay na sitaw. At mayroon ng mga malalaki. Ayan, daming bunga. Sumayad na sa lupa, ano? Ayan. So, mayroon dalawa dito na malaki na. Kaya, pwede na natin itong pitasin. Ito. Ito, guys. Mayroon pang isa dito. Okay. So, yan. Ating sitaw. Nakakuha na tayo ng pwedeng magulay. Okay. So, lagyan natin dyan. Tapos, kuha tayo ng alugbate. So, tingnan nyo, guys, kung gano'ng kalalaki yung dahon niya. Okay. Yan, ito yung palad ko. Oh, ang laki. So, yan yung ginawa natin na mga waste. Kitchen waste natin. Nilagay natin sa lupa. Tapos, ginawa natin fertilizer. Kaya ngayon, pwede nang makunan ng dahon ang ating alugbate na napakataba. Ano. Yan, may nilagay na akong kahoy dyan para aakyat sila. Okay. Para umakyat yung ano niya. Yung tangkay niya. Okay. So yan, dahon lang ang ating kukunin na muna. May nakuha tayo dyan na tangkay. Pero sa ngayon, ito lang muna sa ha? Alright. Kaya yun, libre na tayong panggulay. Ayan. Ayan lang ang kunin natin, guys. Laki ng mga dahon ng bati or spinach or ano bang tawag dito, malabar nightshade. Nung nag-aaral pa ako ng agriculture, nagawin ko doon sa amin, okay, sa crop production. Sabi ko dito, crop production. Yan. Meron na tayong mga dahon-dahon, guys. Okay, meron na tayong sitaw, meron alugbate, at kuha tayo ng tanglad. Okay. Yan ang tanglad natin. Ito lang. Meron tayo ng buyas. Ating tanglad. Meron na tayo bibili. Mayroon na tayo nito. Okay? Yan. Okay? Dito kasi sa Australia, guys, mahal ang mga gulay. Kaya dapat kung sa bahay nyo, magpaalam kayo sa land owner or house owner na pwede bang magtanim. Dito sa akin is nagpaalam ako. Sabi ng house owner naman is pwede daw ako magtanim. Kaya eto na yon. So punta tayo doon sa may mga pichay kung noon na itinanim. So kuha tayo, pwede na kasi silang i-harvest. Kaya okay, guys. So na rin yung mga sweet corn natin na itinanim, medyo malalaki na. Tingnan nyo, gano'n na sila kataas. Okay, so yun, dito na tayo sa ating pichay. Ayan, pwede na silang i-harvest. May mga butas-butas, indikasyon yan na kinain ng mga insekto. Pero maganda yan dahil indikasyon yan na wala tayong pesticide na ginamit o any insecticide, okay, na pamatay sa mga peste or sa mga insekto na nandito. Okay, yeah, pili tayo ng pwede nang anihin. Ito malaki na.
Okay. Yan. Hindi na yan. So, marami pa dyan. Medyo harbisan natin ang ano. Dahil sumisikip na sila eh. Dahil sa lumalaki na. Kaya yung dalawang atikip ko niya. So, meron din tayong talbos ng kamote. Dahil tanim din tayo ng kamote noon. At pwede na siyang kukunan ng talbos. Ito na yun guys. Alright. So, yan. Ito na yun guys, yung mga na-harvest natin dito sa ating bakuran. Okay, sa ating backyard. Okay, yan yung mga gulay natin dyan. Okay, yan. So, ano pa? Meron din tayong sili. Courtesy by Randy Ortega yan. Yung binigay ni Boss Tonggak yung sili natin. At meron tayong sinidling din na bell pepper at saka ito maliliit pa masiling labuyo. Meron pa tayong plant dyan ng pechay. Marami pa yan. Ano? May tangla din tayo dyan. Okay? So, shout out nga po pala kay Kenneth Bernardino at kay si Ikagami Shanks. Ayan. Thank you for watching for my videos. And pansin nyo, medyo malinis na yung ating bakuran dahil minamaw ng owner dito sa ating bahay yung bakuran natin. Hindi ko na kasi yung kaya eh. Malaki na yan eh. Malaking area na yan. Ang minamaw ko lang is ito lang. Yung dito. Yan. Dyan. Sa palibot ng bahay. Pero dyan. Napakalaki na yan. Hindi ko na kaya yan. So...